Kasabay nga po ng pag-participate ng Los Angeles Clippers sa kanilang ginanap na media day ay nagbigay na rin nga po sila ng bagong injury update patungkol sa kanilang superstar na si Kawhi Leonard. Kamusta na nga ba ang kanyang lagay ngayon? Yan nga, ang unang pag-uusapan natin dito sa ating pangalawang video. Nasasabayan ko na rin ang balitang mawawala si Draymond Green sa Golden State Warriors at ang balitang nadismaya o galit agad si DeAndre Jordan sa Los Angeles Lakers. Bakit kaya? Kaya tara, halina't alamin natin yan. Makalipas nga po ang ilang buwan mula nang madali ang tuhod ni Kawhi Leonard sa semifinals ng Western Conference Playoffs laban sa Utah Jazz ay sa wakas, nagsalita na nga po ito patungkol sa kanyang natumong injury at sa kanyang kinuhang kontrata ngayong offseason. Ayon nga po sa sinabi nito sa ginanap na media day, balak na nga sana niyang kumuha lamang ng maikling kontrata sa kanilang team. Ngunit kung gagawin nga daw po niya yan, ay sigurado na nga daw po nakakalat na naman ang balitang aalis agad siya sa kanilang team. Kaya nakapag-desisyon nga po siya na kumuha na lamang ng malaking pera na nangangahulugang mananatili siya bilang parte ng Clippers sa mahabang panahon at hindi nga po siya lilipat ng ibang team unless may mangyaring hindi inaasahan. Gusto rin naman nga daw po ni Kawhi Leonard na makahabol pa sa kanilang kampanya sa darating na season kung kakayanin. Bukod naman nga po kay Kawhi ay nagbigay rin naman nga po dito ng pahayag ang kanilang head coach na si Ty Lue. Ayon nga po sa kanya, hindi rin naman nga daw po nila ipipressure si Kawhi Leonard na bumalik agad sa kanilang lineup. Maghihintay na lamang nga po sila hanggat maging maayos ang pangangatawan nito. Samantala, sa sumunod na storya naman tayo. Kung inyo nga pong matatandaan, hindi nga po nakasama si Draymond Green sa training camp ng Golden State Warriors last season bunsod ng pagkakadali ng kanyang kalusugan. At sa pagpasok nga pong muli sa kanilang training camp ngayon, ay inaasahan nga po na mawawala na naman si Draymond Green sa kanilang team. Bakit kaya? Well, ayon nga po sa inanunsyo ng kanilang general manager na si Bob Myers sa kanilang ginanap na media day, ay sinabi nga po nito na hindi makakasama si Draymond Green o mawawala si Draymond Green sa mga unang araw ng kanilang training camp dahil sa personal na dahilan. Pero sinisigurado nga po nito na makakahabol pa rin ang kanilang superstar sa mga huling araw ng kanilang training camp. Para nga po sa inyong kaalaman mga idol, napakaikli lamang nga po ng naging off-season ni Draymond Green kasunod ng pagpa-participate nito sa Tokyo Olympics at sa kanyang pagbabalik nga po sa kanilang team na ine-expect na nga po na pagtutuunan nito ng pansin ang pagpapa-improve sa kanilang small ball lineup lalo pat hindi nga po makakapag-participate ang kanilang sentro na si James Wiseman. Dumiretso naman tayo sa ating panghuling storya sa balitang nadismaya agad si DeAndre Jordan sa naging desisyon ng Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong matatandaan, matapos lamang nga pong kumuha ng kontrata si DeAndre Jordan sa Los Angeles Lakers ay marami na nga po ang naniniwala na siya na ang kukuha sa starting center ng kanilang team. Maging si Jordan nga po ay umaasa na rin na siya ang makakakuha sa nasabing pwesto, ngunit sa naganap nga po na media day ay naibulgar nga po dito na hindi siya ang magiging starting center ng Los Angeles Lakers kundi ang kanilang superstar na si Anthony Davis. Simula nga daw po nang sumali si Davis sa Lakers ay nagiging maganda nga po ang performance ng kanilang team sa tuwing naglalaro siya bilang sentro. Kaya ang expected nga po na starting lineup nga daw ng Lakers sa darating na season ay na binubuo syempre ni Russell Westbrook, Wayne Ellington, Trevor Ariza, LeBron James at si Anthony Davis na sigurado naman nga pong hindi ikakatuwa ng kanilang big man na si DeAndre Jordan. Yes mga idol, umasa nga po siya na siya na ang magiging starting center ngunit sa kahuli-hulihan nga po ay binigo pa rin siya ng Lakers kaya aminin man nga po natin sa hindi, dismayado pa rin nga ito sa naging desisyon ng kanilang prangkisa. So that's it mga idol, ang ating pangalawang video na ating pinagkwentuhan ngayong araw na ito dito once again. This is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong ma-notify sa mga ina-upload kong video. Syempre bisitahin, i-follow nyo rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. So yun lang mga idol, maraming salamat po sa panonood ninyo.